Lag natin. Yan, shoutout mga kalibre. So, meron tayong repair na Midea Celeste. Puro yung outdoor niya is yung fan motor DC. So, yung indoor niya is easy fan motor. So, ito na ngayon yung display niya. So, talagang mura na. So, yung display dati ng Midea is ito, ganitong. So, makikita mo kaagad yung error code niya. So, ito, hindi mo kaagad makikita yung error. So, blinking siya. Kaya titingnan nyo na lang sa remote. So, hindi makikita kaagad ang error niya. So, ang error nito ay P4 error. So, binahayan din ito ng langgam. Ayan, no? So, nag-change value ang dalawang resistor dyan na 2K. Ang 2K na SMD resistor. So, nasukatan natin ng 149 ohms. So, change value. Kaya hindi matuloy-tuloy andar ang compressor. So, dinidouble check natin yan. Nakala natin IPM. So, iba na rin yung board ngayon nito ng outdoor. So, tinanggal na nila yung isang diode tsaka isang MOSFET. So, dapat dalawang diode yan sa dating board ng Midea. So, ngayon, so, wala ng MOSFET. Tanggal na rin yung isang diode. Yung diode na tira dito, yung bridge type diode tsaka nakadirect tayo sa IPM. Kaya, so, magkakaroon ng problema kung mahirapan ang compressor. Sibak agad si IPM. So, wala nang support kay, ano, hindi na sinusuportahan ni MOSFET ang IPM. Kundi, sibak agad. So, yan. Tsaka yung board nito, sobrang liit na, oh. Sobrang liit ng board nito. Malaki ang board dati nito, eh. Medyo mahaba. So, tingnan natin yung sample nito. So, ito mga kalibre, ito yung dati niyang Midea board. Ang laki, oh. So, ngayon, sobrang liit na lang, oh. Oh, tingnan nyo, oh. So, kalahati. So, mura na sa ngayon. Ito, mayroon pa yung MOSFET tsaka isang diode. So, ito, wala na. So, yan, oh. Gumana na, oh. So, gumana na mga kalibre, oh. P4 error to. So, gumagana na rin yung pan motor natin. So, okay na to. So, hindi lang natin makikita yung error code dito dahil hindi na LED.